Ito naman yung iPhone 14 Pro Max. Tapos guys, ito yung aking current camera. As you can see, nasa itaas na floor yung mga parang electronics nila. So, guys, tignan nyo, meron pala ditong solo na DJI-O. Meron dito mga wallet-friendly laptops. Ayun yung mga price. Tignan nyo. Pasok tayo sa Razer. Hello guys! So for today's video is dadalhin ko kayo sa IT Mall kung tawagin dito sa Singapore na kung saan makakabili kayo ng napakamumurang electronic gadgets at iba pa. And guys, ayan, andito na akong kasalukuyan. And if ever napupunta kayo dito sa Singapore is doon kayo bababa sa exit D ng City Hall MRT Station. Ayan guys, ito dapat yung dadaanan nyo if ever napupunta kayo dito. Actually guys, this place is being called Digital IT Mall na kung saan kasi dito talaga pumibili lahat ng mga Singaporeans ng mga murang gadgets. And nung nagpunta ako from airport to mismo hotel ko, sinabi din ng driver na ito yung isa sa mga pinakamura na bilihan dito. Hala guys, I think close na. Tignan nyo. Ayan guys, tignan nyo. Close na ata. Oh my god, sarado na. 8 o'clock lang ata ito. Hindi pa pala guys, mayroon pa palang mga bukas na store. So ayan, hanapin natin dito yung mga iPhone store. Ayan guys, bukas pa pala. And at least nakaabot tayo. Ayun na, meron ako ng Anita Razer. And doon sa ibaba, look. Tingnan nyo, may mga Sony doon na mga pop-up. Ayan guys, as you can see, nasa itaas na floor yung mga parang electronics nila. So papanik tayo dito sa medyo baba. At sa pinakababa is parang yung mga kainan or yung mga sikat na restaurants. Ayan guys, yung legend dito. So andito tayo sa Fair Price. So andito tayo sa Fair Price Finest. So doon tayo sa third floor. Ayan, nakikita ko Play and Tech. Siguro doon yun. Ayan o, look. Nakalagay doon o. Fit and Tech. So talagang tech store talaga to. I mean tech mall. Ayan, tignan nyo guys. Funan. Wow. Ayan, let's see. Ayan guys, tignan nyo, walang nakita natin itong iStudio na kung saan ito yung counterpart ng PowerMax natin, authorized seller sa kanila. Ayan, tignan nyo, dito muna tayo sa MacBook. And ito guys, yung price ng MacBook. Kung makikita nyo, M2 Pro chip to, ayan yung price niya. Lalagay ko na lang sa ibaba yung conversion para makita nyo. And ito naman is ganun din, kaya lang 14-inch to, ito 16-inch, kaya mas mura ito. Ayan guys, $2,899 itong 14-inch. Tapos ito, ito'y akin. Ito yung akin na MacBook, kung ano yung ginagamit ko ngayon, ito. And 30-inch siya. And ito, $1,896.55. Ito naman guys, yung mga AirPods. Ayan, makikita niyo yung price dito. Yung AirPods Pro second gen, ayan, yan yung ginagamit ko. I mean, first gen ate yung ginagamit ko, hindi ko sure, or second gen. Lalagay ko na lang sa baba. So, $362.35 SGD yung price niya. And yung AirPods na latest generation is $261.40. So guys, ito naman yung iPhone 14 Pro Max. Ayan, makikita niyo yung price dito. Ito yung akin, 256GB space black. Ito yung kasalukuyan kong ginagamit na pang video. And $1,987.40. yung 256 GB. Ayan. Yung 128 naman, $1,815.80 SGD. So, ayun yung price ng Pro. Ito yung price ng Pro naman guys. For you guys to see. And here's the price of iPhone 14. Ito guys, if ever na gusto nyo bumili dito ng iMac, ayun yung price niya. M1 chip and $2,169.05 SGD. Ayan. Diba? O if ever naman, iPad ang gusto nyo. Ayan, ito yung price. Price niya is 64GB pinakamababa. Wi-Fi 887.20GB. Tapos, ayan, iPad mini. Ito naman, iPad mini. Ito yung parang pinakamali. Tignan nyo guys, kamay ko. Parang ganun lang yung ka-size. And 756 SGD yung 64GB. Pero yung 64GB for me, these days is parang hindi na siya sulit. So, pwedeng 256GB yung kuhanin nyo. If ever na nanonood kayo ng mga videos, nag-install kayo ng mga applications, parang mas recommended ko for you guys is itong 256GB. Ayan guys, at ito yung ginagamit ko ngayon, iPad Pro. Yan, meron ako nito guys, and meron din ako nito. So, ang akin is itong 128GB ba yung akin o 256? Lalagay ko na lang sa baba kung ilan. And ayan, 256GB is 1,412.05. So ayan guys, yung price, ang akin is 256GB. So ito, Wi-Fi is 1,412.05 SGD.
Sobrang sulit yan, guys. Panonood ng YouTube, pag-edit ng videos, and etc. And guys, take note, lahat ng mga sinabi kong presyo is yun pa lang yung price nila. Pero since turista kayo, meron kayong tax refund. Yung tax refund is 7% siya ng mismong total amount ng binili nyo. Kaya mas makaka-discount pa kayo. Isipin nyo, parang same price lang siya dun sa mismong website, pero may tax refund nga. Yun yung magpapamura sa inyo. E gano'ng kalaki 7% ng ganun kalaking bibili nyo, di ba? Ayan guys, andito naman tayo sa area ng DJI. So, ito yung Osmo Pocket. So, asa yung Osmo Pocket price? Oh, 675 SGD yung ano, yung DJI Osmo Pocket. Creator Combo. Mura na ba yun? Kasi guys, yan yung ina-eye kong bilhin ngayon. Itong DJI Osmo Pocket Creator Combo. Kasi, pang vlog. Kasi, yung cellphone ko ginagamit ko siya kaya medyo parang mabilis siyang malobat. Pero ito kasi ang ganda niya yung sa mga ano, sa mga travel walking vlogs, ganun. Stabilized kasi yan. So maganda yan. And yan. And yung price guys, post nyo na lang. And if ever na meron kayo makitang gusto sa mga binibidyohan ko, is pwede nyo tingnan. Tapos guys, ito yung aking current camera. Kaya lang hindi ko siya dala ngayon kasi ito parang advisable lang siya kapag sit down video kayo. So ZV-1, asan yung price nito? ZV-1, ito. 909 SGD siya. And minus 7% tax refund pa yan kasi tourist kayo. Diba? Ngayon naman, isang hinahanap ko is Samsung. Hindi ko alam kung may Samsung dito na mismo store. So, yan. Puntahan natin yun. And guys, so for Samsung is ito. Meron ako nito kaya lang dadating pa lang siya. So, ayan. Ano siya? Flex cam. I mean, parang may flex cam siya. Compact and portable tong phone na to. And may cover screen. Nako-cover yung screen, guys. And flip siya. Pang flip-flip na ganun. And ayan, tingnan natin yung price. Ang price dito is 1,411. Yung pinakamababa. At yung pinakamahal nila is 1,764. Minus 7% tax refund pa yan. So, mura ba compared sa Pilipinas? So, yan yung price dito sa Singapore. Tapos, sa mga nag-a-eye naman ng S23 Ultra, ito naman yung presyo. 256GB is 1,828 SGD. O, diba? Guys, sa ganyan, meron pala ditong solo na DJI, oh. Look. Ay, ang cute naman ito. Tignan nyo guys. Ang liit. Pero, ang cute. Since DJI siya, ibig sabihin maganda yung quality niyan. Ayan. So, punta tayo sa Osmo Pocket. Ito ang kanilang Osmo Pocket 2. Ay! Mas mura ba dun o dito? So, ito guys, yung presyo sa mismo DJI store, if ever. Kasi yung kanina, parang Abenson siya sa atin. Yun yung pinuntahan ko. Pero ito yung mismong official store. So, 259 yung DJI Osmo Pocket alone. 2 na alone. Tapos ito naman yung creator combo. Yung meron siyang kasama mga pang vlogger. So, 729 SGD yung price. And ayan guys, oh. Osmo Mobile SE. Ano siya? 139 SGD. Yung mga talagang content creator. Ayan. Perfect sa inyo to kung cellphone gamit nyo. Kaya lang mahal, no? Pero ganun talaga. For the sake of magandang content. Ayan guys, meron dito mga wallet-friendly laptops. Ayan yung mga price. Tignan nyo. I-post nyo na lang. Ang presyo po na to ay as of June 3, 2023. So, ayan yung price guys. Tignan nyo. I-post nyo na lang para makita nyo. Ito yung price dito sa Singapore. Ay, nabago. Pero ayan, meron din dyan. No? MSI naman to. Tapos ito, Razer. Okay, ngayon, magpunta naman tayo sa Xiaomi. Ayan, sa Mi. Guys, yung isa sa mga brand na pinakagusto ko, aside from sa design nila na minimalist thing, is maganda din yung isang cellphone. So, ayan. Ito yung price na kanila ng Xiaomi 13 Pro. 1,599. And itong Xiaomi 13 is 1,199. If ever you guys want a Smart Band 7 Pro watch, here's the price. Ay, ang mura naman, $69. Pero ito, oh, tignan nyo. Hindi ko alam kung ano yung mga trip nyo guys, pero post nyo na para makita nyo, diba? Kuha nga ako nito, parang interested ako. Kaya lang hindi siya Apple eh. Kasi naka-Apple ecosystem ako. Alam nyo, ito, ina-eye ko to eh. Yung monitor ng Xiaomi. Kasi minimalist. Ayun oh, 2K gaming monitor, 27-inch. Tapos ito, Mi Curve gaming monitor, 34-inch. So ito yung, ano niya, price. Tignan nyo guys. Wow. Mi Smart Lock. Clock pala. 85 SGD. Mura ba 85 SGD? Parang gusto ko to. Gusto ko yung ganitong lock. Clock pala.
ano ba? Paulit-ulit ako. Kasi parang gusto ko yung clock na ganyan eh. Teka, convert ko lang. Stop ko muna yung video. So guys, yung price niya parang 3,000 pesos sa atin. Malaki siya. I mean, ay, pwede siya yung OK Google. I mean, yung parang mismong Google. Di ba merong Amazon na, ano yung Alexa? Tapos ito, pwedeng Google. And ito yung price ng kanila mga ibang binibenta. Post nyo na lang guys, makikita nyo dito sa mga baba. Ito parang gusto ko to eh. Xiaomi naman, padalan mo naman ako. Vlog ko yan. Ah, ito nakita ko meron ganito yung friend ko. Price nito ay 59 SGD. And this one, smart speaker. And this is the Xiaomi smart clock. Here. Guys, for the last shop na pupuntahan natin is puntahan natin yung Razer. Then after nun is let's end this video na, then let's proceed to another vlog. Ayan guys, pasok tayo sa Razer. And ito. If ever guys that you want a headphone, ayan. 269 SGD yung pinakamamura nilang headphone. Ay hindi, ito pala. Pero pang gaming to eh. Actually, lahat naman yung pang gaming. So, ayan. Gusto nyo makita yung mga price dito sa Singapore, post nyo na lang. Ito, ang Huntsman Mini Analog nila, 229 SGD yung price niya guys. Ito naman yung sa mga mouse. Ayan. Post nyo na lang guys ha. Kasi kung isa-isahin kong bibida pa sa inyan is parang ang mahal na niya. I mean, ang tagal. And ito guys, para sa mic, if ever na mag-i-stream kayo, ayan yung price. 79 SGD, yung pinakamura. Ito yung pinakamahal. 239 SGD. At ito yung middle. 159 SGD naman. Ito guys, oh, ibang set of headphones naman to. Ito yung kanilang pinakamahal dito sa line na to. Ayan. 409.90 SGD. At ito yung kanilang pinaka mura headphone na to is 139 SGD. Okay guys, so that's all for today. Kaya kung meron kayo gustong bilhin doon, is i-post nyo na lang yung video para makita nyo yung price and to know the specs specifically, okay? So yun guys, maraming salamat. Let's proceed to the next vlog. So yun lang, thanks!